Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa inyong tagapakinig, Sir Kilabot. Ang ibabahagi ko pong kwento ay kwento sa akin ng aking tiyuhin. Tungkol ito sa isa nitong kaibigan na itatago na lamang natin sa pangalang Juan. Si Juan umano ay nagtataglay ng isang anting-anting na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo noong binata pa ito. Ayon sa akin tiyo, ay si Juan mismo ang nagkwento sa kanya nang minsan ay mag-inuman sila sa isa nilang kumpare noon tungkol sa mga pinagdadaanan nito sa buhay. Magsisimula ang kwento ni Juan sa isang liblib na baryo sa Negros kung saan lumaki ito sa piling ng kanyang lolo. Dahil namatay ang ina nito at ang kanyang ama ay nag-asawa muli. Kaya naiwan si Juan sa pangangalaga ng kanyang lolo Abel na isang manggagamot sa kanilang lugar. Si Lolo Abel ang takbuhan ng mga tao na sinasapian at ginagambala ng mga aswang sa kanilang lugar o kahit sa mga karatig baryo ay kilala itong magaling na manggagamot. Isang araw umano ay isinama ni Lolo Abel si Juan para puntahan ng isang bahay na ginagambala umano ng mga elemento. Nang malapit na sila sa bahay ng sinasabing sinasapian, ay agad na napahawak si Juan sa kanyang lolo Abel. Dahil sa labas pa lamang, ay may nakita na itong isang malaking nilalang na nakatabako at nakatayo sa likod ng malaking puno ng santol. Nakatingin ito ng masama sa kanila ng kanyang lolo. Nagulat naman si Lolo Abel dahil naman na pala ni Juan ang kanyang kakayahan na makakita ng mga elemento. Kaya sinabi ng kanyang lolo na huwag itong matakot dahil hindi siya nito pababayaan. Agad na tinungo ng kanyang lolo Abel ang nasabing puno at kinausap nito ang kapre kung bakit daw umano nito ginagambala ang kanyang kapitbahay. Pagalit na nagwika ang kapre na sila naman daw ang unang nanggambala at unti-unti nilang pinuputol ang mga puno na siyang tirahan nito at nagbabalak na umano na putulin pa ang puno ng santol na huling tirahan nito. Nagbabala ito na kung mapuputol ang puno ay kukunin niya ang buhay na nakatira sa bahay dahil sa hindi daw sila marunong tumupad sa kasunduan. Agad na napakamot na lamang ng ulo si Lolo Abel at iniwan ang malaking nilalang sa puno. At bago pa ito maglaho ay tumingin pa ito ng masama kay Juan at nagbuga ng usok bago ito nawala. Kaya patakbo itong pumasok ng bahay. Kinausap naman ni Lolo Abel ang mga nakatira sa bahay at sinabi ang babala ng elemento sa kanya at saka sinabihan ng pamilya na humingi ng tawad at mag-alay na lamang at mangakong hindi na puputulin ang katabing puno. Matapos magamot ang sinasapian ay umuwi na ang maglolo sa kanilang bahay, dala ang mga pagkain na pinadala ng may bahay sa kanila gaya ng mga manok at bigas dahil sa hindi naman ito tumatanggap ng pera. Sinabi ni Juan sa kanyang lolo na nakakatakot naman pala ang trabaho nito at paano kung balikan umano siya ng kanyang mga nakalabang elemento. Sinabi naman ng kanyang lolo Abel na napapakiusapan naman daw niya ang mga ito ng maayos at kung hindi daw ay meron naman itong anting-anting na ginagamit na panlaban sa mga alagad ng dilim gaya umano ng mga aswang. Sabay hubad nito sa kanyang kwintas at ipinakita kay Juan ang isang tansong medalyo na hugis bilog at may mga nakapalibot na mga salitang Latin na hindi nito mabasa kung ano. Sinabi ng kanyang lolo Abel
na ibinigay umano sa kanya ang anting-anting na ito ng isang ermitanyo noong binata pa ito. Sinabi din ng kanyang lolo Abel na siya din daw ang magmamana niyan balang araw pag nawala na ito. Dahil sa tumanggi ang kanyang ama noon na maging manggagamot at iniwan sila. Kaya kay Juan na umano mapupunta ang anting-anting na hawak niya. Yun ay kung gusto niya. Sinabi naman ni Juan na paano daw ito manggagamot eh kung sa kapre pa lamang na nakita niya ay takot na ito. Tumawa naman ang kanyang lolo Abel at sinabing normal lang umano iyon at masasanay din ito. Lumipas pa ang ilang taon sa pagsasama ni Juan at ang kanyang lolo Abel ay nasanay na ito sa mga nakikita at marami na din itong alam sa panggagamot. Hanggang sa ito'y nagbinata na at matanda na rin ang kanyang lolo Abel kaya ibinigay nito kay Juan ang kanyang taglay na anting-anting. Sinabi nito sa apo na siya na ang bahala at naituro naman nito sa kanya ang dapat nitong malaman. Pinaalalahanan ito ng kanyang lolo Abel na huwag tatanggap ng pera kapag nanggagamot dahil sa mawawala umano ang bisa ng kanyang anting-anting na taglay. Isa daw ito sa kondisyon na sinabi sa kanya ng ermitanyo nung ibigay nito ang anting-anting sa kanya. Nagtanong naman si Juan sa kanyang lolo na kung ano daw ba ang kakayahan ng anting-anting nitong taglay. Sinabi naman ng kanyang lolo Abel na hindi umano ito tatabla ng lason o kulam habang suot nito ang anting-anting at may kakayahan din itong magbigay ng lakas at liksi kapag may nakakalaban itong alagad ng dilim gaya ng aswang at maligno. Ngunit binalaan ito ng kanyang lolo Abel na ang kanyang anting-anting ay hindi umano gumagana kapag ordinaryong tao ang kaharap nito. Kaya wag daw niya itong ipagmayabang dahil baka ikapahamak umano niya ito. Lumipas pa ang ilang linggo ay si Juan na ang nanggagamot sa mga pumupunta sa kanilang bahay at ginagabayan ito ng kanyang lolo hanggang sa mag-isa na lang itong gumagawa at nanonood na lang sa kanya ang kanyang lolo. Isang araw ay may pumuntang lalaki sa bahay nila para humingi ng tulong dahil sa inaaswang umano ang kanyang asawa at ilang gabi na silang walang tulog dahil sa panggagambala ng aswang gabi-gabi sa kanila. Bagamat alangan si Juan dahil sa ngayon pa lamang ito makakainkwentro ng aswang ay pumayag itong tulungan ng lalaki. Kaya matapos makumpleto nito ang gamit ay pumunta na ito sa bahay na sinasabing inaaswang. Pagkarating nito sa bahay ay parang bumigat ang pakiramdam nito at nagiinit ang kanyang anting-anting. Tanda na may masamang presensya ang nasa paligid. Agad na inihanda nito ang kanyang gamit at gaya ng turo sa kanya ng kanyang lolo ay pinausukan nito ng kamangyan ang buong bahay para mawala ang marka ng aswang. Pinausukan din nito ang sarili para hindi siya maamoy nito at sinabihan na magsuot ng itim na damit ang buntis saka ipinasara nito ang buong bahay. At gaya ng turo sa kanya ng kanyang lolo ay abangan daw nito ang aswang sa silong dahil kapag napausukan na nito ng kamangyan ang buong bahay ay wala itong maaamoy kaya didiretso na ito sa silong kung saan ito aamuyin ang kanyang biktima. Ilang oras itong nag-abang doon hanggang sa makarinig ito ng alulong ng mga aso sa hindi kalayuan kaya naging alerto ito. At dahil kita ang labas ng bahay mula sa pwesto nito nang dahil sa liwanag ng buwan ay nakita ni Juan ng isang tao na pagabang ang lakad na hubot-ubad at naglalangis ang katawan na papunta na sa bahay kung saan may buntis at kung saan ito nakaabang. Nakaramdam ng takot si Juan dahil sa nakitang itsura ng aswang na may mapupulang mga mata at naglalaway. Maya-maya pa ay naging anyong baboy ito at panayang singot nito sa hangin na tila may inaamoy. Hanggang sa pumasok na ito ng silong. Hindi naman umiimik si Juan sa kanapepestuhan para hindi siya makita. At dahil hindi rin siya nito naaamoy, ay hindi siya nahalata ng aswang. Kaya naging abala ito sa pagsingot kung saan nakapwesto ang buntis.
At nang makabuelo at kaya na nitong abutin ang aswang na nag-anyong baboy, ay mabilis niya itong inundayan ng saksak. Sa pagkagulat ng aswang, ay hindi nito magawang makapanlaban. Kaya tanging matinis na lang na iyak ng kinakatay na baboy ang nagawa nito at nagpupumiglas hanggang sa tumakbo itong papalabas ng silong. Hindi na ito hinabol ni Juan dahil sa alam niyang napuruhan niya ito. Lumabas na si Juan sa silong ng bahay at kinatok nito ang bahay ng mag-asawa at sinabing papasukin ito at nagawa niya na umanong itaboy ang aswang. Ilang sandali lang ay pinagbuksan ito ng asawang lalaki. At nang makapasok ay dumiretso agad ito sa dapog. Inilagay nito ang tansong kutsilyo na may dugo ng aswang para hindi na umanong gumaling ang sugat nito kahit umabot pa ito sa kanyang bahay. Nang magbubukang liwayway na ay nagpaalam na si Juan sa mag-asawa na agad naman siyang pinasalamatan ito at bibigyan sana ng pera pero hindi nito yun tinanggap. Kaya sinabi ng lalaki na kung ayaw nito ng pera ay dadalhan na lamang daw siya ng mga pagkain bilang pasasalamat sa tulong nito. Kaya lumakad na si Juan papauwi ng kanilang bahay. Sa daan ay minakita itong ilang taong nagkukumpulan kaya nilapitan niya iyon para tignan. Nakita nito ang isang bangkay ng lalaki na hubutubad na malangis ang katawan at nakahandusay sa isang puno na siyang pinagkukumpulan ng mga tao. Narinig pa nito na nagwika ang iilang naroroon na buting araw at napatay na yan dahil sa bantog umanong aswang ito at napakasupog. Ang supog po sa Tagalog ay yung matapang na aswang at wala itong pakialam kung malaman ng mga tao na aswang ito. Agad na nagpatuloy si Juan papauwi dahil sa inaantok na din ito. At alam nito na iyon ang aswang na nasaksak niya sa silong ng bahay. At dahil na rin sa komento ng ilang tao, ay natuwa ito. Pagdating ng kanilang bahay, ay nakaabang sa kanya ang kanyang lolo Abel na nakangiti sa kanya. Lumipas pa ang ilang taon at namatay ang lolo Abel nito nang dahil sa sakit at dala na rin ang katandaan. Naging mag-isa sa buhay si Juan. At dahil sa paulit-ulit na lang ang buhay niya sa lugar ng kanyang lolo at dala na rin ang kalungkutan, ay iniwan ito ang panggagamot at naisip na lisanin ang kanilang bahay at magbaka sakali sa ibang lugar. Napunta si Juan sa isang mataong baryo. Dito ay namuhay ito ng normal. At dahil bago sa kanya ang lahat, ay naging mahirap ito para sa kanya. At nang dahil sa kuryosidad, ay natuto itong uminom, manigarilyo at maging pagsusugal ay natutunan na din ito dahil sa napasama ito sa ilang katrabaho nito. Kaya nakalimutan ito ang mga turo sa kanya ng kanyang lolo Abel. At may isang beses pa na nagawa itong mapaaway nang dahil sa kalasingan. Hanggang sa isang gabi ay nanaginip ito at nakita ang kanyang lolo Abel na malungkot ang muka na lumapit sa kanya. Kinuha nito ang anting-anting kay Juan at lumakad na papalayo. Akma pa sana niya itong hahabulin nang bigla naman itong magising na pawis na pawis. Kinapa nito ang medalyon sa kanyang leeg. Nandun pa ang medalyon pero ramdam nito na parang hindi na ito ang dating suot. Napaisip ito na dahil sa kanyang mga ginawa ay nagalit sa kanya ang kanyang lolo Abel. At pinawi ang kanyang anting-anting. Kaya lalong nalungkot si Juan at naisip nitong baguhin ang kanyang buhay. Unti-unti nitong iniwan ang mga bisyo at inayos ang kanyang buhay. Hanggang isang araw sa pamilihan ay nakita nito ang isang pamilyar na muka. Ang kanyang ama na nag-iwan sa kanya sa kanyang lolo nung bata pa ito. Nakita nito na may kasama itong dalagita. Kaya lumapit ito sa dalawa. Nang makalapit na ito, ay hindi ito nagsalita. Bagkos ay tinignan na lamang nito ang dalawa. Sandaling hindi ito nakilala ng kanyang ama. Ngunit nang mapansin nito ang suot ng medalyon ni Juan, ay agad na nanlaki ang mga mata nito. At agad nitong niyakap si Juan ng mahigpit. Humingi ito ng tawad kay Juan
dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya sa kanyang lolo at dahil sa naging duwag umano ito. Ipinakilala nito si Juan sa kapatid nitong dalagita na nagulat naman sa sinabi ng kanyang ama. Pero kita ni Juan ang tuwa sa dalagitang kapatid nang nalaman na may nakakatanda pala itong kapatid. Hindi na kumibu si Juan o nagsalita man lang sa ama at kapatid nito. Sa halip ay tumalikod lamang ito at naglakad na papalayo. Nang makalayo na ito, ay sinundan niya ng tingin ng dalawa at kita nito ang lungkot sa mata ng kanyang ama at kapatid. Kaya sinundan niya ang mga ito kung saan nakatira. Kaya nalaman nito ang lokasyon ng kanyang ama at kapatid at nalaman din ito na buntis ang kanyang madrasta. Aalis na sana si Juan nang makita nito sa hindi kalayuan ang isang matandang babae na nakatingin sa madrasta nito at nakangiti. Kaya napakunot-no si Juan sa ikinikilos ng matanda. At dahil sa may nalalaman, ay alam nito na may masamang balak ang matanda. Kaya nagpabalik-balik si Juan sa bahay ng kanyang ama at palagi nitong nakikita ang matanda na tila naghahanap lamang ng pagkakataon para gawin ang binabalak nito. Kaya na makatsyempo, ay inabangan ni Juan ang dalagitang kapatid at kinausap. Sinabi nito na sabihan ng ama nila na may aswang na umaaligid sa kanilang bahay kaya maglagay daw ito ng mga pangontra. Nang akma na sana itong tatalikod uli, ay hinawakan ito ng kapatid sa kamay at sa kasumenyas. Dito ay nalaman ni Juan na hindi pala nakakapagsalita ang kapatid nito dahil ngiti lamang ang tugon nito sa kanya at saka hinila siya nito papunta sa kanilang bahay. At dahil sa nakitang kalagayan ng kapatid na hindi makapagsalita, ay biglang nakaramdam ng awa si Juan at nawala ang galit nito. Kaya sumama ito sa bahay ng kanyang ama at doon sinabi ang kanyang naobserbahan. Ipinakilala naman agad ito ng kanyang ama sa kanyang madrasta na ikinagulat ni Juan dahil sa agad siya nitong niyakap. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil sa hindi daw ito nagawang balikan ng kanyang ama noon dahil sa hirap ng kanilang buhay at may sakit pa umuno ang kanyang kapatid kaya hindi siya nagawang kunin sa lolo nito. Sinabi naman ni Juan na kalimutan na nila ang mga nangyari at tapos na umano iyon. Sinabi ng kanyang madrasta na dito na umano siya tumira kasama nila at pinahawak pa nito kay Juan ang tiyan nito na malaki na. Kaya muling bumalik sa isip nito ang matanda. Sinabihan nito ang ama at ang madrasta na aalis muna ito para kunin ang mga gamit at babalik na lamang. Pero sinabihan ito ng kanyang ama na bukas na umano nito balikan at dito na maghaponan at matulog. Hindi naman nakatanggi si Juan dahil sa nakitang ngiti ng kapatid na babae na tila natutuwa. At nang sumapit ang gabi, matapos makapaghaponan at kwentuhan ay nahiga na sila. Ilang sandali lang ay nakarinig si Juan ng malakas na kalabog sa bubong kaya napabalikwas ito ng bangon. Agad nitong pinuntahan ang kwarto ng kapatid at agad na kinatok. At nang buksan niya ang pinto, ay nakita nito ang dalagitang kapatid na takot sa gilid ng higaan nito at may itinuturo ito sa taas ng bubong. Nang tignan ni Juan ang tinuturo ng kanyang kapatid, ay nakita nito ang dalawang pares ng mapupulang mata na nakasilip. Agad na pinuntahan nito ang kapatid at pinalabas ng kwarto. At paglabas ay nakita nito ang kanyang ama, nagising na din. Sinabi ni Juan na may aswang sa bubong, kaya agad niyang kinuha ang itak ng ama at lumabas ng bahay. Sinabihan ng ama na isara ang pinto at huwag lalabas. Naakma pa sana itong pipigilan na huwag lalabas dahil sa delikado. Ngunit mabilis na itong nakalabas. Agad na hinamon ni Juan ang aswang na bumaba sa bubong at harapin ito. Ikiniskis pa nito ang itak sa takob nito para gumawa na nakakarinding tunog na masakit sa tenga. At para sa mga aswang ay paghamon sa kanila ang ganito. Kaya walang ano-ano ay biglang may lumundag sa harapan nito na isang matandang babae na mapupula ang mga mata at naglalaway. Malaalamre din ang buhok nito na gumagalaw. Bigla nitong kinalmot si Juan at natamaan ito sa balikat. Kaya nabitawan ito ang itak. Akma na sana nitong kakalmutin muli ang binata
nang bigla itong sabuyan ng asin ng kanyang kapatid na babae na lumabas pala ng bahay para sundan ito. Naagad naman nakakuha ng belo si Juan para kunin ang itak nito. Itinaga niya ito sa lupa at saka iwinasiwa sa aswang. Tinamaan niya ito sa dibdib at tagiliran. Kaya napaatras ito na hawak ang sugat na tinamumula sa pagkakataga. Tumakbo ito papalayo. At gaya ng dati, ay inilagay nito sa apoy ang itak para hindi na muling gumaling ang sugat ng aswang. At isang linggo pa ang lumipas, ay nabalitaan nila ang pagkamatay ng isang matandang hinihinalang aswang din sa kanilang lugar. Matapos ang pangyayaring iyon, ay muling napanaginipan ni Juan ang kanyang lolo Abel na nakangiti na sa kanya. Kaya pagkagising nito, ay kinausap nito ang kanyang ama. Iniabot niya rito ang iniwang anting-anting sa kanya ng kanyang lolo Abel at sinabing dahil umanas sa mga ginawa niya dati ay nawalan ito ng bisa. Sinabi naman ng ama nito na ang anting-anting ng kanyang lolo Abel ay hindi ang medalyo na yan, kundi si Juan mismo. Gaya ng ginawa nito sa pagsugod sa aswang kahit alam niyang delikado, at maging ang kapatid nito ay ganun din ang ginawa. Dahil ang totoong anting-anting ay ang pagmamahal sa pamilya gaya ng pagmamahal sa kanya ng kanyang lolo Abel. Lumipas pa ang mga taon at nagkaroon na ng asawa at anak si Juan. Pinili nito ang buhay ng pagiging normal kaysa sa isang manggagamot. At ang medalyo na ipinamana sa kanya ay inilibing nito kung saan nakahimlay ang kanyang lolo Abel. At gaya ng sabi ng kanyang ama na ang totoong anting-anting ay ang mga mahal mo sa buhay na nagbibigay sa iyo ng lakas at tatag para magpatuloy sa buhay. At dito ko na po tatapusin ang kwento ni Juan at ipinaman ang anting-anting ni Lolo Abel. Maraming salamat po Sir Kilabot sa pagbabahagi ng kwento. Muli po, ito po si JA ng Western Visayas. Love.